Bongo, na kami po ay namatayan. Bakit kami namatayan? Kasi nawalan po kami ng pag-asa. Kaya gusto po namin iparating sa kanya na pag-ayon. Ibig sabihin nun, ipaglaban niya po kami mga mahihirap. Dahil kami po talaga ang mga totoong tao na tinutulungan niya, na kailangan na yung sinasabi niya malasakit, yung pagservisyo, kami po yung mga taong sinasabi niya na nasa laylayan. Kaya kami po nandito ngayon. Ma'am, kung sakali pong tutuloy na talaga siyang umatras, sino pong susuportahan niya? Hindi po kami politiko eh. So, hindi po namin kailangang sagutin yan dahil kami po ay nandito para kay President Senator Bongbong. Ma'am, ano po yung natulong ni Senator Bongo sa inyo po? Marami po. Kasi po doon sa OFW kay Malik Darimbang, isa po tayo doon sa lumapit sa kanya kahit hindi po niya tayo kilala. Nakalapit po tayo sa kanya na 10 years po si Malik Darimbang na hindi nakauwi ng Pilipinas. Natulungan niya po dahil walang koneksyon, hindi tayo kilala. Natulungan niya po, napauwi niya po noong December 5, 2020. Yung OFW? Yes po, at saka sa Malasakit Center. Kung alam niyo yung mga batang naduduktungan na kailangan ng operahan sa puso, natulungan din po kami dahil kasama din po kami sa Heart Warrior Philippines, INC Manila Chapter, na yung mga bata na kailangan ng mga guarantee letter na operahan dahil napakalaki ng halaga ng GL, umaabot ng 1 million to pinakamababa is 500,000. Malaki po ang naitutulong po ni President Senator Bongo sa Malasakit Center. Ano yun po ma'am? Yung bill na yun, wala pong binayaran? Zero balance po. Opo. Ilang ano, million yun ma'am? Umaabot po yan ng 1 million, pababa hanggang 500,000 po. Wala pong nabayaran? Yes yung... po. Yan yung tinatawag po natin na GL. Na maraming bata po na duko sa 3 million sa 149 Malasakit Center, sa 3 million na yon na mga natulungan, kasama po dyan ang Philippine Heart Warrior Incorporation Manila Chapter. Maraming salamat. Pangalan nila ma'am? Sam Madali po. Sam Madali. Ayan mga kababayan, isa po yan sa mga natulungan ni Kuya Bongo na ng kababayan natin, taga Basiko po sila. Meron din po daw na hospital na operahan na may bill po na 500,000 to 1 million po ay sinagot po ng Malasakit Center mga kababayan. Oh. So ito po yung nangyayari ngayon. Ayan po. Ito po sila, nasunugan po yan mga yan. Ma'am, sila po yung mga kasama nyo, no? Mga nasunugan ba to? Kasama lang kami. Ako, Manila. Sila, Baseco. Barangay 649. Barangay 649. Mga natulungan din ni Kuya Bongo yan. Yan po. Kahit tanungin mo sila, wala silang leader na nagpadala sa kanila. Tinanong ko na sila kanina. Sarili, ang sabi nila, sila po ay kusang pumunta dyan. Yan. Ganyan nila po kamahal si Senator Bongo. Ako din po, kahit mag-isa lang ako dito, pinapakita ko ang support ako rin kay President Senator Bongo. Ma'am, anong probinsya niyo po ma'am? Isa akong Bakwit. Bakwit. No? Ma'am, manawagan ka sa mga kababayan natin na nasuportahan natin si Kuya Bongo. Naku, talagang lagi kong ano yan, nung natulungan niya yung kababayan namin na si OFW Malik Darimbang, na talagang doon namin nakita na kahit Muslim ka ay hindi hadlang sa kanya na ikaw ay hindi tulungan kahit ikaw ay Muslim. Hindi hadlang yun. Kaya ako po ay nananawagan sa aking mga kababayan. Kapatid na Muslim. Sa aking kababayan na mga Muslim na magkaisa po tayo. Huwag po tayo magpabudol-budol kasi kilala nyo ko, no? Sa Madali po. Kilala nyo ko bilang supporter po ni Senator Bongo na tumatakbong presidente, na
Ang kanya pong malasakit ay hindi po yan drawing. Marami na po talaga siyang natulungan. Kasama na po dyan yung mga taong lumalapit sa atin na patuloy pa na kanyang tinutulungan. At doon naman sa aking mga kababayan, alam din niyo po bakit nakauwi ang ating kababayan na si OFW Malik Darimbang na isa po siyang Maranao. Huwag po nating huwag po tayong maging bulag-bulagan, no? Iboto natin yung talagang tumutulong, yung hindi nagsasalita na tutulong pa lang, yung nagsasalita na may gagawin pa lang. Kay Senator Bongo, ginagawa na niya po yung mga sinasabi nila. Nasasabihin nila na tutulungan nila yung mga barn, ganyan. Hindi po, si Senator Bongo po ay ginawa na po niya. Sila, gagawin pa lang nila. Pag sila ang iboboto natin, parang niloloko lang natin ang ating mga sarili. Yun po ang totoo. Nakatulong na po siya at marami pa po siya matutulungan. Huwag niyo pong hayahan na agawin niyo ang kinabukasan ng ating mga susunod pa na henerasyon. Dahil alam natin, ang pag-asa natin ay kay President Senator Bongo lang po yan. At wala na po iba. Bakit po? Kasi po, yung iba, sinasabi nila na pag sila po ang naupo, lahat mababago. Alam po natin yan, hindi na po tayo bobo ngayon. At yung sinasabi nila, kaya nasira ang Marawi dahil walang ginawa ang administrasyon ng ni Tatay Digong. Lahat po ang nagsasabi ng ganyan ay nagpapagamit lang po sa mga politiko. Yung mga katulad po natin na hindi po tayo politiko, ang ginagawa po ni President Senator Bongo, hindi po siya politiko. Isa po siyang public servant. The public servant is born. Pinanganak na po. Yan na po yan si President Senator Bongo. Huwag na po tayong paligoy-ligoy. Huwag na po tayong magpabudol-budol sa mga taong nagsasabi na nasa kanila ang malakas na laban. Hindi po yan totoo. Marami pong mga malasakit. Kasama po kami doon na marami pa kami niyang matutulungan. Hindi lang po itong mga natulungan lang niya, yung marami pa siyang matutulungan. Kaya po President Senator Bongo, kami mga Muslim ay kayo po ang sinisigaw namin. Dito po mula sa barn, mula pa sa mga kababayan ko, kayo po, marami na po kayo natulungan sa amin. Kaya po sana po ipagpatuloy niyo po na kayo po ay tumakbo ng bilang presidente namin for 2022. Maraming salamat po. Maraming salamat po.